only ambassador no, ni Rashid yes. Rahman. Now, titingnan po namin kung ano pang pwede makuha ng we will give you all copies, ha? I will actually supply you all copies. Okay. Para hindi lang, we're not just talking. We are actually manifesting. Manifestation of my appointment sa kanya. Okay, and the things, at saka meron din siyang work order. May order siya sa akin to help out our country. Ma'am, yes you, po. To be frank, ano po ang nire-request nyo sa DFA with regard kay Abdul Rahman? Para at least alam natin i-address yun. Ganito yan ha. Ang kanya ngayon, gagawa tayo ng most recent. From the recent to yung previous na, di ba? Kasi ang previous, ang recent na ngayon ay meron tayong, in fact, we can also read my communication with the Vietnamese government is trying to help and support Philippines. Na ang gusto ko rin na the Vietnam government must communicate with me. Dahil ito sa National Treasury. Okay? National Treasury. I have to be very open. There's nothing to fear. Kasi wala man tayong dapat when regards to the truth, when it comes to the truth, wala man tayong dapat na ikakatago. At itong aking job order sa kay Abdul Rashid, ang embassy of Singapore is also known. Pinadala din namin ng kopya. Actually, ang nangyari dyan, inaras niya siya. He's pero being harassed. Question lang. He's being harassed. But it's okay. We are used, sandali lang ha. We are used to being harassed. Kasi this has nothing to do whether we are wrong or we are right. This is all involved conspiracy po. Kasi yung conspiracy theory talaga, I have broke na-streamline ko lahat ang conspiracy nangyari. Kasi ang karapatan mo at akin, nothing sa akin dito sa bansa is being conspired by the system. Hindi na, dahil tapos na eh. May tapos pa bang hindi? Okay. Sige, ma'am, magtanong ka. Ma'am, don't get offended, no, honest ha? Never kahit ano pa. Never I will be offended. And please, sa akin din yan, ang hingin sa'yo, whatever my answer, please don't be offended. Nandito kayo. You fly here just to get this information. Now, do not rush. Wala yang rush or hush-hush. No such thing. Kasi, ibibigay ko talaga sa inyo ang lahat, ang buo. Kabuuan ang bibigyan ko. Kasi, para pag-uwi mo doon, magkaroon ka ng complete report, complete data. Nako naman. Okay. Ma'am, ito si, ang tanong ko, yung inisyon yung passport or appointment to Abdul Rashid Rahman, na-acknowledge ba ito ng government natin? Okay. First of all, maganda rin question yan. Ako sovereignty. Ako ang may-ari sa lupa. I am the legitimate government under FYP 371 Section 13. To be honest with you, I'm very happy and pleased with this because I requested Team VR. Sa panahon pa, with Deputy Mendez. Dami akong dokumento dyan. At even the DOJ. So ngayon lang pumunta, MBI. Hindi naman. Nagpa-utos. Nagpadala dito. Ang problema, nagalit ako. Nagpadala sila dito ng FBI investigator kasi ang nangyari, pina-investigate ko itong dito sa City Hall, itong gobyerno dito sa lokal, because my right is being conspired. And my rights are the human rights and aking lahat na ito ay being conspired. Please record it, ha? Record namin ito, I suggest you recorded it too. Dahil lahat ng sinabi ko is being documented. Simula talaga ako as Secretary Delaga. Ang human rights, noon sa human rights, sinagot din ako. Nung sinulat ko rin naman, regarding my rights dito, is in the system is being conspired. Sinulat din ako. Kaya, ang pinili ko noon, kay Gatdula pa itong panahon kay Gatdula. Sinabi ko, ang gusto ko dito na ang si Attorney Deputy Mendez, ang Guerrillo Mendez, siya mismo ang gusto kong mag-investigate sa akin. Kasi inumpisahan na niya sa akin. Dahil sa titulo pala,
sa OCT 01-4. Before he flew to Manila one time, meron siyang meeting sa Amerika. Sinabi ko, pinutahan ko talaga siya sa airport. Doon kami nagkita dyan sa hotel dyan. Sinabi ko sa may airport, no? Sinabi ko, attorney, kasama ko si Edwin Mendez. Sabi ko, attorney, pupunta ka na rin ng Amerika. Would you please this treaty of Paris OCT 01-4? Sinabi ko sa kanya. At that time, gobyerno na ako kasi ang government na ito, itong Kingdom Pilipinas yan, the autocratic sovereign government, ay tumayo ito noong March 23, 2008 pa. 11 years na ngayon. So walang naging action si government to acknowledge all the... Of course, meron. And see, I think, ito. Ito nga eh, may ano na nga sila sa dalit. Ay, naku, salamat sa inyong pagdating talaga. Because this will be documented. Honest to goodness. Wala nga yan ang ano, baibigas. Dahil meron ako talaga. Nag-isin na nga ako ng kuwa ng turo. Alam mo ba yan? Kasi doktor at ang pinsa, nandiyan. Okay, ma'am. So, ito yung titulo ko, ha? Ito yung titulo ko. Tinanggap ng NCIP, tinanggap ng DNR, ito sa buong mundo. Tanggap na rin dito, ha? Ito, nagbigay na ako ng mga grant. Ito din, ang ano lang, briefing lang tayo, ha? Ito din, Republic Act 526. Ito ngayon, Creating Iligan City, 525. Creating, it's a corporate. Corporate is not a government. Okay, virtual. Okay. Iligan is a municipal corporation signed by the mayor. So, what is sovereignty? Meron akong in-explain lang dito. So, it's ang Republic Administrative Code 1987 under Presidential Decree 292. So, itong under Presidential Decree 292 is actually, it's a corporate government entity. Okay? Ito ngayon ang ano. So, ito ngayon, ang America is actually seeking sovereignty. Tingnan mo ang ginawa nila. Hiningi nila itong corporation na lahat ang buong bansa, ang buong mundo. Kasi nag-declare din ako ng one world government ko. Okay? Nag-declare ako ng one world government. Noong October 29, 2015. Okay. So, paibalo sa tanan. Ito, meron na pa nga ako dito sa police director. Ah, si IDG, legal, nag-order ako. Dahil galing na ako. Ito, Republic of the Philippines, okay? Supreme Court. Ito yan, ha? Meron akong, bibigyan ko kayo ng putik, copy for take home with you. Kasi alam mo kung bakit, ito kinukuha ang ito sila, eh. Head and tail yan. Okay. Kung parang ito. So, ma'am, mahingi na lang kami ng copy of whatever documents you have. Yes, I will. Tapos, ang primary purpose... Sandali lang, ha? Sandali. Alam ko primary purpose nyo. Pero let me explain kasi I will take the opportunity din. Okay. Lock, stock, and barrel na to. Nakuha mo. Para alam din ninyo. Kasi kung hindi nyo alam, kailangan tingnan nyo muna ang territorial jurisdiction. Kasi sino ang may karapatan? Ano ang territorial jurisdiction? Nang nag-investiga, ang nagpa-investiga, at sino ang in-investiga. So, yun yun. No, ito oh, Department of Foreign Affairs, NBI. United States of America, sila, ang si Obama, Elizabeth, ang International Court of Justice. Iyan lahat kayo, may sagot na yan, okay? Before even I get the resolution and enter judgment, tanggap din lahat yan. Ito, inumista na ito ni ano, Mendez, no? Pero i-brief ko lang kayo, ha? Dito, tanggap na nila lahat, Supreme Court, lahat na yan. So, inaano ko lang sa inyo, DIR. Sulat ko sa DIR. Basta, mayor sa ano, ito yung entry judgment. Ayan, entry judgment resolution. Sandali lang, ha? Kasi, kailangan malaman yun mo. Department of Transportation and Communication, yan. Ang aking mga inisyo, NBI. Yan lahat, ha? Yan lahat po. Tugado, Secretary Tugado, acknowledge niya, ganyan na, no? Ombudsman, ang kuwa rin ito po, ha? Enforcement, let kuwa rin ito. Nung sinabi ko sa iyo, kinukuwa rin ito, na, dahil ko na audio jail title,
ang transportation, ito din. Ang mga office ng transportation, in-accept, in-acknowledge. Ang governor, sa also acknowledge ang aming document sa aming ceremonial declaration. Meaning, ito na yun ang ating ano na ito eh? Ito yung ceremonial meaning pag-umpisa na sa pagtayo nito ng bigyan as a government unit, local government unit, because you cannot be a government without territory. Okay, then as a radio ako, 24 days a week, kompleto bibigyan ko kay Pelang and ano ko lang sa inyo. Hindi na ano ng local government, the rule of creation o barangay. Ang hinahanap nito, ang isang tao, isang dokumento para sa kabuhan. Yung one world government for dito sa illegal, the rule of creation. Kailangan niyan ang yung barangay. Ito ngayon, tatayo ang barangay unit. Ito ngayon dito. So, iyan ngayon na revolutionary government ang ibig ko sabihin. Ito yung magpalit, hindi po Federal Republic. Federal Republic is an NGO. Wala pong teritoryo. Ako, nag-issue ako ng pera. Nag-issue ako ng passport. Nag-issue ako ng LTO, plate ID. Ano pang in-issue ko? Lahat. In-issue ko na. Okay. Hindi lang po kasi ito sa Pilipinas. Global ito eh. Marami akong mga ambassador at nag-issue ako ng mga hindi naman marami, ilan pa lang talaga. Ang na-issuean ko ng passport. Okay, yung question ko ma'am, I just want to follow up. Yung sa issued passport ninyo, ang tanong ko, na-acknowledge ba ito ng gobyerno to na pag siyang valid and... Sinong gobyerno? Ako ang gobyerno. Okay. And you have to understand what is government. Sabi nga ni Presidente eh, I don't own the government. Hindi ako ang gobyerno, hindi ako ang may-ari sa gobyerno. So, hindi ako may-ari ng gobyerno. May-ari ng gobyerno. So ano ang may-ari ng gobyerno? Ang gobyerno ay ang tao. Ang may-ari at kayo at ako. I am ready to go down. Tayo ang gobyerno, hindi yung investor. Hindi yung nagluko sa atin na hindi natin alam kasi walang nag-aaral sa batas. Tayo lahat, para man doktor ba? May cancer ka na, nagpanik ka na, pumunta ka ng doktor, lahat na ng doktor pinuntahan mo, liin na, amputate mo yung paa mo, yung anong, hindi pala dapat. Dahil inalis nila ang karapatan natin to heal, that the best healing is nature, na medicine. You know, that's the same thing. You have to understand what you are asking. I am only giving you the answer of your question. Who is the government? Treaty of Peace, 1898. Republic of the Philippines is only a civil interim. Kumpleto akong dokumento dyan. Kaya hindi ako pwede magdeklara. Uy, gawa mo ako ng pera, passport pa. Bago ako naggawa ng passport, meron na niyan sa batas ng EPRA 8371 at meron na yung circular memorandum ng DILG 7160 2002-89. Okay? So, meron. So, ngayon, anong sinabi doon sa circular memorandum nito? That EPRA 8371 has to be respected, protected, and enforced. Hindi nyo ba alam yan? Bigyan ko kayo, ha? Bigyan ko kayo yan. Kasi ako po ang batas. Ako na ngayon ang batas. I am the queen power. I am the queen power. Ano ibig sabihin ng queen power? I am the authority. Hello? Sino to? Ay, saglit lang, nasa meeting na ako ha. Sa meeting na ako. Okay. Well, may mga problems. Okay. Okay. So, sige, ganito ma. Yan. Alamin natin anong ibig sabihin ng government. Nandito lahat ang definition. So, what is a government? Who is the government? Treaty of Peace, 1898. Nandyan sa Article 1 of our 1935 original constitution. Okay? Treaty of Paris, private property rights.
So, anong nangyari? Nawala ang ating original constitution because of 1973 constitution na ginawa ni President Marcos because President Marcos wants to become an emperor. And Derata was supposed to be the prime minister. Gumawa siya ngayon ng gold backup currency, yung ang bago ng kuna. So, dapat pala mamano talaga, no? Mag-work back, no? Work back. Of course! Time immemorial. Iba rin yan. Kaya maganda yung pagkawa ng pera, no? Pwede yung gumawa ng pera dito. Hindi. Ako lang may karapat. Kaya nga. Gumawa kang gusto mo, huwag mo akong isali. Sigurado ka, kulong ka. Hindi nga gumawa ng pera ang Bangko Sentral. Nakuha mo? Hindi, gumagawa sila ngayon ng pera. Oh, hindi mo. Fiat yun. Ano yan? Commemoration ang ginawa nila. It's not money. Okay. December 27, 2017. The Bangko Sentral declared that all currency is now demonetized. Okay? So, ang pera mo, kumuha ka ng pera mo, demonetized, bankrupt, sino pumirma? Espinilla. Patay na. Patay na ang pera, patay pang nagpirma. So, ano ginamit nyo? You guys are a biggest joke. Kaya, nandito ito. Ano ito? The mission and vision of the Republic is to seek sovereignty, not federal, not NGO. By submitting to the federal, you just lost your sovereign rights. Hindi po makayo. I never forced anyone to join me. Only those who are willing to embrace sovereignty is my people. And if not, be my guest. Dahil hindi naman talaga ito para sa lahat. Eh. So I'm not enforcing anyone. Only in their own free will with their own understanding. Pag nakaintindi ka, sumali. Kaya nga ang pagtayo nitong New Palao Barangay, I am in the air. Dati, 1 hour lang ako. Since ano. Pero matagal na ako nasa radyo. Pero ito ngayon serious na. It's a serious matter. Bakit? Pinatayo ko na ang barangay unit. The transition government and I am trying to educate the community and global. Hindi lang ito dito eh. Global. So, I am educating everyone that the government is here. What is a government? Who is the government? Sa meeting. Who is the government? Mamaya. Tinanong nga ako, Majesty, nagbayad ka ba ng taxes? I was in the Senate 2009. Attorney Bendinido Benitez. The legal director of Senate President Juan Enrile. Rupan mo. Anong sabi niya sa akin? Majesty, may I ask, did you pay taxes? Huh? Alam ko, nagkaintindihan tayo. Tanungin kita. Yan inakala mong gobyerno, nagbayad ba sila ng taxes? Ah, hindi po. Oh, okay. So why you ask me if I ever paid taxes? And you call me Majesty. At least you respected me. I am the queen. I own this land. I am not appointed by man. I am appointed by God. And the voice right now, who your Tahoe's talking to you, is the voice of God. I am only a vessel. And I will protect those who need to be protected. I'm telling you, the kingdom is not the hiding place of the criminal. That is for sure. Now, ganito yan. So sinabi ko sa kanya, ba't ako magbayad ng lupa? The Philippines did not pay taxes, did they? Oh, no, Majesty. Okay, I'll bring you to the President. Okay. So, kung nagbayad ako ng taxes, hindi rin pala akin ito. Kaya nung tinayo ko ito, tunulaway sila. Kasi gusto nila magbayad ako ng taxes, ba't ako magbayad? Bakit meron bang nagpadala sa akin ng bill na hindi ako nagbayad ng taxes at nanguligtas sa akin ng buhis? Wala naman ako. So, anong utang ko? Sabihin mo sa akin. Wala akong utang. May walang So, ang BIR, pumunta rito. Kasi, ang ginawa ko, we, the sovereign Filipino people, we own this land. You have no right to collect us taxes. So, I demand the zero taxes. So, sovereign citizen. So, ganyan ang tanong ni BIR. So, ngayon, ganito.
Di, lumapit sila, pumunta rito. Majesty, pinadala nung director dito. Sabi ko, Majesty, hindi naman kami, hindi naman kayo silingil dito sa lupa, di ba? Sabi ko, hindi na. Pero nangungulit na kayo. Sa taxes. Bakit? Saan ang galing ang resources, di ba, sa lupa? Kami mga merong sovereign ID, humingi ako sa inyo ng zero taxes, hindi lang sa akin, kundi sa aking mga kasamahan. Ikaw, wala kang sovereign ID ka, hindi ka pa kasama. Hindi ka pa. Doon ka. Kasama ka kung meron kayong ID. Kung hindi ka, bakit, kahit na may magdemanda sa iyo, wala kayong karapatan pumunta rito. Ano din, sige, ayaw hindi nakapag-collect ka. O hindi. Eh, ngayon, ganito. Di pumunta sila last month lang, sinulatan ko siya. Pati ang nasyonal. Talata sila, hindi nila malaman. Kaya nga, lahat sila, nagnakaw na. Lahat na ninanakaw. Namimili sila kung sino ang kulikta nila. Ang madaog-daog lang nila. Ano ba yun sa Tagalog? Madaog-daog. Maapi-api. Maapi-api. Ah, salamat. Ang maapi-api lang, ang hindi magsalita, yun lang yun ang anay nila ng taxes. Pero pag meron kang boses, dahil meron kang karapatan, at meron kang maipakita, dapat respetuhin nila yan. Batas yan eh. Okay, ma'am. Kasi meron pa kaming meeting sa opisina. Ito. Tumawag na. Ito, ganito, ma'am. So, magmamadali. So, ang kailangan lang namin is makakuha kami ng kung anong dokumento ang iyan mo. Kasi ipo-forward namin po sa DFA. Yes. So, every documents that we have galing sa inyo, we'll forward into DFA. Yes. And then, alam mo yung ginamit nila na DFA. Para sa kanila disposition naman yun. Yes. Now, kasi, si, ano lang kami, kay Abdul Rahman, yeah, at makakuha kami ng, yes, ng summary of information kung sino, yeah, siya para masagot namin si DFA, yeah, kasi yun ang request ni DFA. Yeah. Okay. Kung anong dokumento man meron ka na pwede namin i-forward sa kanila, we will do it also. Na wala problema po, okay, yan. You will really get it. And I, as I have said, kita mo, Solicitor General, anong sinasabi sa NCIP yan na demand na ng NCIP to respect the Treaty of Paris, a queen regent, ako ang queen. Alam mo ba ang regent sa NCIP General? Pag nag-utos ako sa inyo, tapos na yan. Kunin nyo lahat ang dapat at nararapat. Otherwise, pag hindi nyo ginawa, violation nyo. Okay. Na, sabihin ko lang sa inyo para sabihin nyo, alam ko talaga, hindi ako magiging regent na hindi ko alam. Hindi, may dokumento naman kung attachment tayo ng dokumento. Oh, i-forward natin sa kanila. Yes. Opo, hindi ako galit sa inyo. Hindi kayo may kasalan. Inutusan lang kayo. Hindi naman kayo nandito dahil investigahin niyo ko. Yes. Hindi. Mali yun. Actually, kayo ang hindi requesting yun party. Ako ang nag-requesting party. Opo, tama yan. Para malaman natin kung sino siya. Na in our own free will, ang sa ating ano, na gusto ko rin malaman nyo para maging kasapi tayo. Dahil ang pananawagan ko, tayong lahat maging kasapi. Ah, pag, dito, pag nakakuha ako ng bahay dito, sasapi ako rin. Wala akong bahay dito eh. Wala akong matirahan eh. Alam mo, sabihin ko sa inyo, kung talagang gusto mo, hindi mo kailangan ng bahay, akong maglukluk sa iyo. Dito hindi. Nakakahiya naman. Hindi. Kung magtrabaho ka, pero kung tanggap-linis ka lang, bawal ka talaga. Kaya nga, kasi kung hindi ka man nagtrabaho dito, no ID, no job, no entry. Yun. Okay? So, yun ang about. Ano yung requirement kung mag-ID kami? Ano yung fill up ka ng application. Kailangan, nandito ka. Kahit saan ka ng bansa, saan ka sulok ng mundo. Kaya nga ito. Kaya nga itong si Abdul Rasin. Ang kanyang dokumento ni Abdul, ipakita mo nga dahil kailangan ipadala namin. Ipadala mo kasi kailangan. Tingnan nyo yan, ang napukor. Private property rights, sa aking pangalan yan. Napukor. At saka ang ano, ito ang titulo, ang territorial jurisdiction ko. Kadastral survey, ancestral kadastral, alpha omega yan. Ano, tanggap yan ng MBI, AFP, PNP, dito from head to tail. Pag nag-ano ka na, member, makakaroon ka ng lupa dyan. Kasi ano pa talong registration? Eh, 5,000 lang, redemption yan, nagpa-redeem ka, pero kailangan. Ang Wala na. Tapos, ang trabaho mo lang, trabaho is ko. Kailangan, kung anong gusto mong trabaho, magtrabaho ka, bayaran ka, sweldohan ka. Nasa NBI man ako. Oo, kaya nga. Yan. Tanungin mo ang NBI, puno sila ng dokumento sa akin. So, anong trabaho ko sa inyo kung magpamilya ako? Hindi, visit ka dito. Ano, hindi visit. Bakit ba? Kaya nga sa NBI. Kung ano
ang experience mo. Ah, okay. Iyon ilalagay kita. Ah. Kung ano ang kunyari, experience investigation mo. Investigation ka. O di, kung may papayabasin kasi madam, ito mag-investiga. Ito mag-tingnan mo, NDIO. Dawat yan, oh. Tanggap yan. Di ba? Hindi ay illegal. Wala akong dokumento dito na hindi. May salari, may salari rin ako sa inyo. O siyempre, pwede ba naman hindi. Mawawala na ang visa. Kasi ito ma'am, mag-retire na to. Pwede na ito lalo na pag mag-retire, makinig ka ha. Ang mga retired, nandyan yan sa Article 18, Section 16. Tandaan mo yan. Kayong mayroong civil service na nagtatanggap na ng ang mag-revolution na ang new government, nakasulat yan. Wala akong sinalita na hindi batas. Anong sinabi? Ang sinabi, makapag-ili kayo whether you retire or you will continue to the new organization. A new system. Diba? Oo. So, meron ka, mag-ili ka. Naku, ano? Oh, so, sa iyo yan. Kasi hindi pa namin kayo. Wala ditong pinipilit. Pinagpilitan ko. Bilang taon po kayo? I am, malapit na ako mag-70. Okay. Para malakas pa na. Ah, siyempre. Hindi naman ako, immortality ang akin dito, immortality. Marami pala. Si husband po. Eh, wala na. Pero, hindi na natin pag-usapan yun. Kasi nga nun, wala na akong personal. Wala na akong private. At wala na akong mundo. Ang mundo anak ko, po, ito lang. May anak ko. Ang meron ako. Ano na din. Ka, ano, nakararating lang nung isa galing sa Amerika. Nasa Amerika ang tatlo, ang aking isa nandito. Okay. So ngayon, tingnan mo. Last day. Ay ano? Ako bang nagsulat yan? Ah, hindi ah. O, di ba? Anong sinabi ng presidente? Respect sovereignty. Ay ano? Ito lahat sa media to, naka-social media, nagkalat yan. Galing din ako ng Bangko Sentral. Sabi ko, kayo ba? Sabi ko, tapatin niyo nga ako. Sabi ko, yung aking ano dito, palabas mo nga yung yung aking pag nagbinta na ako ng golden certificate, ano, pakita ko sa inyo din. Kasi hindi niyo ito makita. Dito lang makita niyo original. At least masabi niyo, nakita niyo ang original sa mata niyo. Gold? Gold certificate ka lang. Oh. Ayan ang batas niyo, oh. Republic Act 4136. Hanapin niyo sa Article 3, Final Provision, Territorial Jurisdiction. Kaya kailangan may territorial jurisdiction. Ito din, inano ko lang. Ito, sila, tumayo lang sila under Resolution Section 16. Ito ngayon, mabuti yan, nandito ka para na rin malaman mo. Okay. Kasi i-investiga. Trabaho mo na ito. Pag nagkuha ka ng ID, doon sa baba. Sabihin ko sa'yo, from this day on, may sweldo ka na rin. Mag-usap lang tayo. Oh. Hindi man ako kailangan. Mabuti na nga, i-in-house ko na yung investigador eh. Kasi tama. Ngayon, kayo na ang sumasagot. Hindi na pwedeng mga request-request pa si madam. Mga, ano, automatic. Pag trabaho mo na yan. Ikaw ngayon ang gagawin kong logistic officer ko dito sa investigation. Hindi ka lang nag-retire. Na-promote ka pa. Na-promote ka pa. Kasi noon ka sa corporate, Tagalupa ka, nilagay kita sa sovereignty. Correct. Ibang usapan yan. You own yan. This country also. You partially own this country. Karapatan mong idipinsa to. Article 16, Section 5, Police, Military, lahat yan. You should not be part in any political junk, kundi mag-boot lang kayo. Butaw lang kayo. Wala kayong relasyon sa kanila. Ganun yan. Non-partisan, tama. Oh. Ikaw no, ikaw siguro LLB ka. Kaya maganda yun kung LLB ka. Dapat lang. Otherwise, hindi tayo magkasundo dito sa investigation. Pero zero ka rin. Hindi ba? So, ngayon, ito ngayon, Section 16, ECLA 8371. Yan, lahat na lang buwin. Ito naman ang sa ano ng DILG. Irespeto nyo, we have our rights on our, kung ano man gagawin ko sa lupang ito, aking rights. Kasi aking to private property rights eh. Di ba? So, kung magawa ko ng pera, sabi ng God, 1 Maccabi 15 sa sabi ng Diyos, cancel mo na ang lahat ng buhis nila. Gumawa ka na rin ng sarili mong pera. Then, sabi din ng Isaiah 16:14, God said, the wealth of Moab will come
into poverty. And also, Isaiah 17:4, sabi din ng Diyos, the wealth of Israel. Ito, tayo ng Israel, hindi man yung nandun. Tayo man yung pinili, Jacob. Sabi ng ganun, the wealth of Israel will change into poverty and one day, gigising na lang kayo, wala na kayong pera. Very soon. Kaya, ayun, nag-declare na sila eh. Kaya, yung digital currency, hindi pong pera yan. Illegal din yan, digital currency. Cryptocurrency, illegal din yan. Alam niyo ba? Oh. Sila ulihin nyo kaya. Sila imbestigahin nyo. Actually, inano niyo, imbestigahin nyo. At hindi, huwag kayong mag-alala dahil meron naman ako talagang declaration lahat niyan. Kuwaranto, meron na akong alluvial title. Meron na ako. Lahat na niyan. Ako nagsulat sa Bangko Sentral na sinabi ko, indemnify na. O, iyan o, basahin nyo yan o, iyan ang galing yan sa, ang nagpadala sa akin na si DIR ha. Tingin kami na lang ma'am ha, na, kung may, may extra copy kayo. Kasi mamaya, baka sakali, maging membro ko kayo. O, baka sakali. Baka, ito isa, may sigurado na tayo. Baka sakali. Oh, hindi ko naman kayo. Pipilit, oh. Hindi ko naman kayo. Walang pilitan ko ha. Yan, magre-recto. Kayo ang saksi, may isa wala akong pinilit dito ha. Sandali lang. Yan na lang hingin namin ha, yung ano. Si administrator. Ang nagkuha pag personal is ako ba? Nakapangalat tayo na kami na. Kasi may meeting kami sa office. Parang may paano na lang yung mga alam mo yung si ambassador. Rashid. Inutusan ko yan. May mission order yan. Bakit yan, kapatid? Kapatid na lang tawag sa inyo. Alam nyo kapatid. Your Majesty. Alam nyo kapatid. Ganito yan. Ang Singapore, meron tayo dyan 150,000 metric tons of gold. Noong 2013 pa yan, hinabol na. Kasi yung si Rashid, deep state, ano din siya eh, yung CID niya, nakrabaho yan dati sa presidente. Na dati, then, before that, meron siya kanyang ancestral na kanyang inaano, nung dumating dito, wag na, kalimutan mo na yan. In the right time, darating din ang para sa iyo, hindi ko lang alam. But because meron din, siya makatulong sa atin, kasi ang Singapore, bakit Singapore? Eto, basahin mo. Bakit? Ang Singapore, at saka kailangan ko yung sa DFA na ginamit nila aking pangalan, ginamit ng DFA ang aking pangalan to ship the 3,500 metric tons of gold. Iyan dapat ang gusto kong talagang anin nyo na, ikulong nyo na, ang lapat ikulong. Kasi nakakaso niyan sa umusan. Akong euro dollar pa. Pati yung euro dollar, alala mo, ako din. Bibigyan kita ng kopya niyan dahil imbestigahin nyo na yan. Sinong sasama sa iyo, akin? Ang hindi, matulog, okay. Hayaan mo silang matulog. Wala akong magawa. Sino naman ang hawak mo, ma'am? Ha? Sa mga dollar ko. Sige lang, huwag na muna akong magsalita ngayon dahil one year the other. Lalabas na yun dahil nakita nila, wala talagang patunguhan. Dahil, ayan, oh, mag-cancel na, demonetize na, hindi pa nila ilalabas, ay wala. Kung lalabas yan, oh, bibigyan ko kayo. Pagka, bibigyan ko 100,000 or 1 million baka, to take care of yourself so you can work with me peacefully. Wala na kayong deals dyan. To redeem you, I can do that. At saka, huwag kayong mag-alala dahil meron naman akong EU dollar na maling magsweldo sa inyo. Hindi ko na muna gamitin, kunin ko na muna ang pera dyan sa labas. So nakita mo, indemnification, indemnify ko, ano pang sagot dito? Nagbenta ako ng kanilang GBC, Gold Bullion Certificate. Ayan, sinagot nila ako sa Bangko Sentral. Sinulatan ko kasi ang presidente din sila. Eto, sa presidente naman, sinagot nila, hindi naman sila dapat ang mag-ano eh. Pero hindi, ang letter sa presidente, sila din ang sumagot. Pero huwag mong sabihin hindi alam na presidente yan. Very sensitive issue yan, JBC. Kaya lahat ang buong mundo, nandito sila ngayon. Nandyan sa Subic Bay. Kasi noong July 5, America, nag-relinquish na sila, final relinquishment on their military, sa military reservation. Remember? Noong 1956, historical account ng ano, tingnan mo, DLG o. Ayan, TNT o, ayan. Ano sila? Ayan, tingnan niya yung San Mateo government o. Ayan, lukong-loko yung mga yan. Huwag nila nga akong ano, dahil
Hindi ko kayo kalaban, ha? Alam ko naman, hindi. Wala naman akong kalaban. Ang kalaban ko lang. Yung mga walang alam sa batas. Pinagbigyan ko yan ng ano ko. Kaya hindi yung sinabi kong sinulo ko lang para akin, may para akin, di ha? Gikan sa yung mga maliliit, gano'n na silang pera, maliliit niya lang, isang liit. Doon naman tayo sa institution, bullion. Di ba? Saka yung mga pera doon na tinago nila sa mga tao, hindi naman mawala. Kaya pag nawala yun, o silang, huwag kayo magalit sa akin doon. Tayo ang magalit sa kanila, dahil hindi nila sinabi sa inyo. Sa totoo lang ha, mga kapatid, gusto ko rin itong I give you the bottom line. I do not give permission to anything I do to the corporate federal government. Wala silang karapatan whatsoever, wala silang karapatan dahil na-relinquish na yan sa akin. Ito. Di ate, sinabi mo. Kung hindi nga ako ang may karapatan, ayan. 3,500 mo dito, ginamit nilang pangalan ko kasi alam nila sa akin kasi nakatala. Ako kasi ang gobyerno eh. Hindi sila. Nakuha mo? Only government can issue. Sige ma'am, ganito po. Ito conspiracy ito, kaya ang DFA ngayon, ipa-investigar ko rin sa inyo. Ito ko, ibigay ko rin sa inyo to eh. Bigyan nga kami ng kopya ma'am, kasi kailangan kami sa opisina. So at least meron na kami yung anong madala namin dokumento, saka yung kay Abdul. Pero hindi nyo madala ngayon. Oh, sige po, ipadala na lang sa... Ito ngayon, sir. Tawagan ka namin, meron man yung cellphone padala doon. Na lang doon. No? Tawagan kita para pick upin mo. Okay. Ikaw na mag-pick up. Okay. It will be done like before the end of the day. It's a little time. Ha? No, before the end of the day, we give you everything. Ako, okay, ano ang binigay ko apo kay Rashid as his mission order. At doon, na pinapa-acknowledge ko siya sa Singapore, U.S. Embassy Singapore, na meron yang letter sa DFA at saka sa Office of the President, sa lahat pinaalam ko sa kanila, na meron akong ambassador dito sa Kingdom, sovereignty, na aking inutusan para itong Euro-dollar 631 pallets inug niya sa Pilipinas. Kasi pina-investiga ko, kagaya niyo nag-investiga, pina-investiga ko rin sa kanya, investigador ko sa deep state, ano nga siya eh, galing siya ng deep state eh. So ngayon, alam niya, pasikot-sikot, binigyan lang siya ng hard time, sigurado, na ayaw tayong tulungan. Atin yan! Sovereign patriot yan! Dapat natin niyang tipinsahan. Sige ma'am. Ma'am, last question po. Oh, sige po. Si Abdul... Rashid. Rashid. Existing ba siya ngayon? Ha? Limbing pa siya ngayon sa inyo? Of course! Nagpapakita pa ba siya? Of course! Andito ang text nga. Alam mo kung bakit? Papalisin ko siya sa Vietnam to support the government na ang Vietnam, meron akong inisyuhan na naman as an ambassador sa Vietnam. Kahit ang Vietnam naghumingi ng tulong, dahil the Vietnam country is helping the Philippines. So ang sa akin naman, gusto ko rin na magkaroon ng... Siguro ma'am, isabay na lang yung dokumento ni... ano? Para mamaya, pagpuhan mo. Ayun, ito si Harun. No? Meron kami yun. Oh. Nakita nyo? O kailan pa si Harun? Kailan siya nag-text mo? Ngayon, kanyang bangka lang ito. So, ibig sabihin, 10 a.m. Nandito pa sa iligan yan. No, wala man siya sa iligan. Naluman sa Singapore. Singapore. Yan ang mula nyo. Oo. Sa Singapore man siya. Wala man siya na ano. Nagpaalam siya. Kasi, may utos ako sa kanya. Nandito ang utos ko sa kanya. Sorry ma'am, no, we have to cut the meeting and kasi may complaint kami sa meeting sa office. Pero mamaya ma'am, kukunin niya dito yung dokumento. Meron ba yung text doon? Meron, may number doon para tumatawag na. Ma'am, very good, well and good. Maraming salamat. I hope to see you again. Yes ma'am. And I hope you will be
working with us. Okay. Not the future, but I would say now.